Alright, positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang umaga sa lahat ng mga G-Livers natin. And this is the first time po tayong panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Eh, sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMG Rockstar, for your free financial education and investment opportunity. And SMDC, mamaya mag-ano tayo, business updates, pati reveal, mamaya meron tayong portion dyan. So, abangan nyo kung ano na yung nangyayari sa ating three businesses na yan, okay? At kung paano kayo magiging part ng ating mga businesses, okay? So, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. Alright, pag-usapan natin ngayon ang isang tanong. Kahapon, meron po akong isang panauhin pandangan. So, I was surprised kasi bumisita siya sa bahay para magtanong ng tungkol sa negosyo, right? So, ako naman, I felt privileged na i-consider ang aking opinion, alright? So, ito po yung situation na baka sitwasyon nyo rin. So, para makatulong tayo. So, kaya sabi ko sa kanya, hindi kita sasagutin ngayon. Una-una, linggo, pahinga ko. Joke lang. Joke lang sa'yo, ha? Hindi, sabi ko, sagutin kita para mas maraming makaalam, para mas marami tayong ma-educate, alright? So, ito po ang situation. Siya, ngayong pandemic kasi, dati po siya OFW. So, wag na natin sabihin ng pangalan, wag natin pakita yung mukha niya. Pero dati po siyang OFW, actually family friend dati siya. So, ngayon, umuwi po dito sa Pilipinas kasama yung wife niya po. So, para dito mag-start. So, but because of pandemic, alam niyo naman, so may mga sinimulang negosyo, hindi masyadong nag-work, alright? So, hindi naman, ayaw namang bumalik ng ibang bansa kasi nga yung sweldo rin. Siyempre, kino-consider kailangan mas mataas din ang sweldo sa mga expenses, something like that, okay? So, in other words, so, he wanted to have his own business, alright? So, ang ginawa niya po, eto ako I admire him kasi lakas ng loob talaga to para gawin mo to. So, ginawa rin to na iba nating mga G-Livers, mga iba nating keynotes na pwede mo rin i-consider, okay? So, ginawa niya po, nung panahon kasi na siya ay nasa abroad, nakapundar po siya ng isang lote. So, ginawa niya, binenta niya ang lote para magkaroon siya ng puhunan para sa negosyo, para hindi na siya mag-abroad, para makasama niya yung family niya dito. Alright? So, ganito, yun yung unang challenge. Ang una nating challenge ay, anong gagawin mo para magkaroon ka ng negosyo? If you have, yun nga, may vacant lot ka, wala, nandun lang din naman, or meron kang second hand na mga gamit, pwede mo yung ibenta, kaya mo bang gawin yon? So, kung tatanungin mo ako, tama ba ginawa niya, Doc? Yes. Alright? Yes. Pwede yan. Kasi, ang tawag po dyan, inilalaban mo ang pangarap mong negosyo. Ang buhay, laging labanan yan. Alright? So, that's the first step. Ilaban ang negosyo yung gusto mo. Okay? So, ngayon, in other words, nabenta niya po ang lote. So, ngayon, ang tanong, para hindi masayang yung pera na yon, kasi pag, alam nyo, pag yung pera nag-stay sa atin ng 1 week, wala kang ginawa, ano na yan? Unti-unti, nababawasan, di ba? Agad sa pag-ising mo, asan ang pera ko? Asan yung 1/4? Asan yung 1/2? So, nawala na. So, kaya ngayon, nag-isip na, bago niya pakunin yung pera, kailangan may negosyo na siya nakasetup. So, sa atin din po, kung magbenta ka na isang bagay, make sure, merong concrete na pagdadala ng pera mo. Alright? So, eto ang aking, ang tanong niya, kung sa 100K, anong negosyo ang pwede niyang gawin? Ano yung sisimulan niyang negosyo sa halagang 100,000? Right? So, meron po ako sagot dito, may 6 tayong pagpipilian. Pero, bago yan, gusto ko munang mapakita sa inyo ang mga dapat mo i-consider. Sa lahat ng mga magninegosyo, meron akong 3 bagay na gustong iparealize sa atin. Kaya minsan hindi nagtatagumpay negosyo natin o kulang pa din ang ating step kasi meron tayong hindi na-consider. Alright? So, ito, bago sa lahat ng may 100K ngayon, bago ka magsimula ng ano pa man negosyo, tanungin mo muna sarili mo sa 3 tanong na to. Alright? So, kaya ito rin sa'yo din, kapatid, na nagpunta sa akin kahapon. Ito ang dapat nating i-consider. Unang-una po, okay? Dapat, meron kang computation kung magkano ang kailangan mong income a day. Doon tayo dapat magsimula. Hindi ka basta-basta magninegosyo. Kailangan meron kang target income. Magkano ang kailangan mong income kaya ka magninegosyo? Magkano, ulitin ko pong tanong ha, magkano ang kailangan mong income bago ka magnegosyo? Kaya tinanong ko siya, sabi ko, magkano expenses nyo a day? So, expenses nila a day, 500. Minimum, 500 a day expenses. So, syempre, hindi naman yung 500 na yon agad-agad, iloload mo o ipapakarga mo sa negosyo mo. Okay? So, siguro maybe half. So, sabi ko, dapat ang hindi bababa sa mga 300. 300 ang income mo a day. Okay?
So ganun, meron kang income requirement, kapatid. Pag nagnegosyo ka sa 100K, magkano income requirement mo a day? Hindi pwedeng basta mo na lang negosyo. So magkano kita? Wala kasi tayong computation eh. Basta ka nag-open ka ng ganito, na ganito ka. Magkano yung desired income mo a day? Magkano ang desired income mo a week? Dapat tanongin mo sarili mo. Eh dok, paano ba nalalaman? Ito po, malalaman mo yan kasi pag nagnegosyo ka, kaya ka nagninegosyo, meron kang expenses na gustong i-cover. Tama? Di ba? Kaya gusto mong magnegosyo kasi gusto mong i-cover to expenses na to. So, since gusto mong i-cover expenses na to, identify mo. For example, ito dok, kasi ang negosyo na to, nasisimulan ko sa 100K ko, siyang magbabayad ng tuition fee ng anak ko. Siyang magbabayad ng monthly bills namin. Siyang magbabayad ng nire-rent kong apartment. So dapat may ganun. Meron siyang certain purpose ang yung pagninegosyo. Meron kang desired income. 'Yon ang una mong dapat tanungin sa sarili mo, okay? Or maybe, "Doc, gusto ko itong negosyo na 'to, ma-cover niya ang 500 pesos a day expenses namin." So, maganda, 'di ba? Konkreto ang yung desired income. Right? So second, dapat mong tanong sa sarili mo, ito po. Dapat itanong mo din sa sarili mo sa pagninegosyo mo, ano yung available time mo? Factor to consider po yan. Hindi basta na nag-isip, yun nga, tinanong ako, sabi ko, kaya may mga questions ako sa kanya kahapon. So, anong available time? Sino ba talaga mamanage? Ikaw o yung wife mo? So, yun ang dapat natin tanungin. So, anong available time nyo? Part-time business ba yan o full-time business? So, yan ang mga dapat natin kinukonsider. Sagutin mo sarili mo. Kasi kung meron kang work, o part-time mo lang yan. So, dun ka magbe-base ng yung kung ninegosyo mo, di ba? Or sabi mo, "Doc, mag-full-time." So, alam mo sa sarili mo. Kaya para nun pag nag-isip ka, ito, halimbawa, part-time lang, naisip mo itong negosyo na to, ay hindi pwede kasi part-time lang ako. So, meron ka na agad mga, may criteria ka, right? And last po, third, na dapat natin gawin, magkapit po tayo. Third po, na dapat mong i-consider, okay? Dapat mong i-consider sa pagtatayo mo ng negosyo, ang pinag-usapan natin, 100K po, 100,000, alright? Alamin mo mga constraint. Okay? So, ano yung constraints natin? Or, alamin mo ang mga limitations or restrictions sa pagnanegosyo mo. Kasi may mga limitations yan. Ano yung saan ka hindi po pwede? Dapat may ganun ka. Alam mo. For example, siya po kasi yung wife niya is pregnant. So, kung yung wife mo magmamanage, kung ikaw magmamanage, you are pregnant, alam mo yung limitations. So, hindi ka pwedeng malayo, hindi ka pwedeng pabiyahe-biyahe, hindi ka pwedeng may buhat factor, mga ganun. Alamin mo yung limitations mo. O for example naman, hindi ka masyado sa technical. So, alam mo na limitations. So, hindi ko pwedeng gawin to kasi something like that. Okay? So, know your limitations or your restrictions in choosing your business. Alright? Okay? Kasi gano'n, like ako, nung alam niyo yung first business ko po na junk shop, hindi ko na ano yung limitations ko, JB, restrictions. Kasi that time po, buong sa hindi ko na alam yung negosyo, meron pa akong yung allergy. So, isa rin sa dahilan, ba't in-stop na namin, nagkatikati po ako. Imagine mo yung mga bote, nililinis mo. Hindi mo maiwasan yun eh. Meron ba namang nag-junk shop, pwede ba hindi ko humawak ng bakal, di ba? Sa mga nagulat po, yan po ang first business ko. So, hindi pwede bang hindi ko humawak ng bakal, hindi ko humawak ng bote? Kasi pag Sabado, Linggo, nandun kami. So, siyempre, may time pa, naglinis-linis pa ako ng bote. Yung mga na boteng mantika, imagine mo po yun. Lilinisin mo pa yun kasi para mabenta, tas nagkilo-kilo pa kami ng nagkilo-kilo ng mga sir, yung lumang mga papel. So, maraming ganon. So, restrictions ko, limitations ko, may allergy ako. O, dapat alam mo yung mga ganong bagay. Ay, hindi ako pwede dyan, may allergy ako, may mga ganon, okay? Hindi ka naman nagmamarte, pero para, paano ka mag-work loan, di ba? Alang ang panay ka lang ng turo sa empleyado mo, di ka pwedeng humawang. Hindi ka rin pwedeng magpunta doon. Lagi ako nandun after office. Alright, so, yan ang dapat mo pong i-consider pag nag-isip ka ng negosyong 100K, okay? So, ngayon, ito na ang main point natin. Ano ba ang negosyong 100K, right? So, ito yung mga pagpipilian mo. Unang-una, pwede ka muna sa home base. Home base po, gamitin ang skill at bumili ng gamit. Sa 100K, pwede, kung magbe-bake ka, pwede ka lang bumili ng pambake, right? Pwede na po yun, mga kapatid. Pwede na. Yung skill mo, tapos bilan mo ng gamit, pwede na. For example, marunong ka naman sa computer, pwede kang mag-edit-edit. Bumili ka ng camera mo, laptop. 100K, kasha na, JB, no? Pwede na.
pwede ka na doon mamuhay, kapatid. Pwede ka na magkaroon ng tatlong clients, 'di ba? Kung edit lang, laptops, magkano sa PC? May mga 50, no? 50,000. Maganda na 'yon. So 'yun, sobra ka pa. So 'yun, maghanap ka ng tatlong kliyente kung magaling ka sa editing, 'di ba? O sa photography, bumili ka ng camera mo. Home base ka muna. That's one. Or maybe meron kang design, t-shirt design, bumili ka ng t-shirt printing. Bumili ako po ako ng t-shirt printing, gumastos ako ng almost 40,000 eh. Complete na 'yon, may printer na, may ano. So 'yun. Yung pag home base po ang napili mong negosyo, kasi may constraint ka, hindi ka pwedeng lumabas. Kasama doon, una-una requirement, ano skill mo? Pangalawa, ano yung gamit na bibilin mo? Hindi pwede magnegosyo ka, wala kang bibilin. Bibili ka talaga. Kaya yung 100K mo, pambibili mo po ng gamit. Clear? Okay? So, home-based business, that is using your skill plus bibili ka ng gamit. Hindi pwede wala kang gamit. Tapos magpa-upgrade ka ng internet mo. Okay? Magkano bang padugsong sa palagay ng internet, sir? Mga 3,000, 10,000, 5,000? Start? Oo, ganun lang. Kaya-kaya na yan. Okay? First, home-based. Alright? So, second naman, doon sa malaya naman, Dok, makakalis ako, malaya ako, wala akong sakit, wala akong restriction. Pwede yun. Eto kasi, eto, pwede kang kumuha ng pwesto sa palengke. Kasi sinadjust niya rin, merong nagpapahiram sa kanilang pwesto sa palengke. Pwede yun. Pero eto, consider natin ha. Pwede po tayong magpwesto sa palengke. Pero ito yung dapat mong gawin. Pag nagbenta ka sa palengke, sabi sa kanya, iwasan mo hanggat maaari yung damit. Kasi ang damit, seasonal yan eh. Diba? Ilan ang bibili sa isang araw? Hindi ko naman dinidiscourage yung mga damit ha. Kung magdamit ka, kasi meron tayong kilos si Ma'am Rosel. Hi, Ma'am Rosel sa Negros, ang dami niyang benta. Kasi ang ginagawa niya po, may damit, sari-sari na yung binibenta niya. Huwag kang mag-stay lang sa damit lang. So, may mga pabango, marami siyang binibenta. Pero kung may pagkain, mas gawin mong option ang pagkain. Okay? So, sa pagkain naman, eto po ha, sa lahat ng mga may pwesto sa palengke, kahit damit, kahit ano, dagdagan mo ang gimmick. Hindi pwedeng plain install ka lang. Wala tamang mangyayari. Gimikan mo kapatid, magkaroon ka ng anlilugaw, anlinihaw, o kaya isang kilong, something like, ano, iba. Halimbawa, lahat ng inihaw na yan, isang kilo, o 10 stick for only, o 100 stick for only this certain amount. Basta meron kang gimmick. Kasi, ganito ha, bakit ka pa pupuntahan ng mga kain ng lugaw o inihaw? Pupunta pa sila sa palengke. Ano meron sa'yo? Kung kagaya ka lang din nasa daan, din sa daan na lang sila bumili. Gimikan mo kapatid, dagdagan mo ng gimmick. Okay? Basta nasa palengke, pagkain, may gimmick. Hindi pwedeng wala. Alright? Okay? Then number, ano pa po? So, yun yung mga nakakalabas. Eh, yung hindi naman ako pwede, pwede akong lumabas-labas pero stay lang ako sa bahay kasi may mga anak ako. Ito, pwede to. Magkaroon ka ng sari-sari store. Pero, hindi siya plain sari-sari store. Sabi ko nga po, kailangan na sari-sari store, madami kang paraan na ginagawa para kakumita. So, lagyan mo ng bigasan, lagyan mo ng lutong ulam, merienda. Meron ka rin gimmick, okay? Marami na akong vlog sa sari-sari store. Puntahan nyo na lang, retailing. Kasi po, ulitin ko ha, sa sari-sari store, 10%, 10 to 20% lang po ang income natin dyan, okay? Kaya for every sale mo ng 22,000, meron ka ng 200 a day, imagine mo. So, hindi mo mako-cover yung desired income na gusto mo. Kaya kailangan magdagdag ka ng paninda, alright? Okay? So, ito po, another 100K. 100K, lumuwas ka. Ang dami mo bibili, punta ka ng Taytay ba yun, sir? Maraming bultuan, no? Mura yung damit. Taytay, Divisoria, punta ka ng Manila, bumili ka ng bulk. Humanap pa ng magkaibiganin mo yung ano doon, yung magkaibigan ka isang supplier. So, something like that. Bumili ka kahit anong gamit, 100K, pwedeng pre-order o i-benta mo online. Something like that. Okay? Bumili ka ng bulk. And, ito pa, isa pa. So, pwede ka 100K, ito sobra pa 100K mo. Small franchise. Small franchise po. For example, franchise ka ng milk tea, pizza. Marami akong nakausap, 20,000, may 20,000. May 30, something like that. Hindi mo maubos po ang 50K mo. Small franchise. Maganap ka, ang dami sa FB. Milk tea, pizza, masawarma, ganon. Or, pwede ka mag-start ng food cart. So, food cart lang. Magpagawa ka ng food cart, meron po ako na interview, OFW siya, 50K po ata yun. Tapos, yun na. Actually, hindi siya nagbebenta, pinapabenta niya sa iba. So, kumikita po siya ng 500 per food cart. Di ba? Okay? So, makadalawang food cart ka, pwede na yan. And last, reveal. Yan. So, paano yan? Yan, sa business updates natin sabihin, paano ka magkakaroon ng negosyo sa Reveal Beauty Products and Cosmetics for worth 100K. Yan. Dito tayo sa business updates. Thank you. Okay, this is something stuff.
Alright, Jennifers, business updates tayo. So, unahin na natin, review, beauty and cosmetics. Ito, nakakatuwa kasi meron na tayong first stockist sa Quezon City. At meron na silang FB page. At tingnan nyo na lang sa FB, personal FB, at saka page na Reveal Beauty and Cosmetics sa Quezon City. Congratulations sa iyo, Ma'am Jovi and Ma'am Gladys. Congrats po, nagpapasalamat ako sa inyo. Nakita kami no Saturday, nag-pre-coaching kami. Personal, nakita nila si Rockstar for free. Kasama po yun sa privilege, no? Makikita mo si Rockstar ng personal. So nakita kami sa SM Pampanga. At ngayon, i-deliver ng mga products. Ang stockist po natin sa Reveal is only 50,000. 50,000, meron ka na pong, ano lang yan, ang hanapin mo lang dyan, 10 resellers. Tapos, alimbawa, sa linggo na to, nakapag-resell ka ng, meron ka 10 resellers, tapos bumalik sila sa'yo. That's another, madali lang ang madispose ang products po. Okay? So, yan, business updates tayo. At ngayon, meron na tayong pangalawa, Ma'am Christie sa Laguna. Yes, congratulations. At I think meron pang pangatlo ngayon. So, dumadami na po yung stockist natin, mga kapatid. Huwag ka na magpahuli. Join ka na, okay? PM ka lang sa personal FB o sa page ng Reveal. Sir, pakilagay yung page ng Reveal. And second natin, business updates natin, SMBC Rockstar. Sir, eto, na-awardan ulit tayo. Noong December po, 2021, we closed the year ng sa silver tayo. First tayo sa silver. Ngayon po, from silver, napunta na tayo sa gold. Yay! Palapakan! Congrats, team! A new gold awardee. From 6 awardees, meron na po tayong 7 awardees for gold. And that is the person of Doc Gigi Suga for achieving more than 94,114,000 team sales reservation with SM Development Corporation. Issued this 5th day of February 2022, this certificate is awarded to Doc Gigi Suga. Congratulations, Doc! Doc, can we have a Team effort po yan. It's a team sales po namin. We have now a total of 94 million sales. Yay! JB, nung ano yan, 49 million lang yan nung December. After a month, 94 million. Nagulat naman ako. 94 ba? 99 nata. Check na lang natin. Thank you po. Thank you, Rockstars. Thank you, SMDC Rockstars. Sa lahat ng mga OFW na gusto mag-join sa SMDC Rockstars, you want to buy your asset or your SMDC property or you want to sell SMDC property, message ka lang. Nakakatuwa. Thank you so much. And last, of course, IMD Rockstar. This, dito pala, isa pa sa SMDC. Pang third po kami, Third. Yeah, taray. Third po kami sa buo, M Group. So, third ang Rockstar, SMDC Rockstar. Kasama kami sa third. At IMD, ito po, nakakatuwa din kasi sa buong team ng hierarchy ni Ma'am Jen, kami po ang first. Yay! January 10th, pang first kami, tapos yung member ko pang second, 10th, pang third, pang 9th. So, nakakatuwa, di ba? So, join ka na, IMG Rockstar sa lahat ng mga kababayan natin OFW dito sa Pilipinas, okay? So, PM na kayo sa personal FB ko, nandiyan lang po yan sa Polygel, okay? Maraming salamat! Let's go! Okay, so Jennifers, punta naman tayo ngayon sa pagbasa sa mga comments natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comments. Unahin na natin, Ma'am Lady Maglangit sa New York. You are the person, Doc, that God sent it to me. Wow, thank you so much po. KNS Vlog, keep smiling, Doc. Yes mo. Ma'am Alona Ibasco, Doc, thanks. Marami ako natutunan na matanggap ang failure ko. Alam ko makabangon ako. Yes, lahat tayo kaya natin bumangon. Ma'am Herminia Mendoza, na-encourage ako sa'yo, Doc Gigi. Napakasarap na makinig sa'yo. I hope to meet you in person for personal advice. Yes mo, mag-message ka lang. Ma'am Salon de Contessa, hello po Doc G, thank you for another video na nakaka-motivate. Thanks din po. And Ma'am Alona Ibasco, yes Doc, totoo po lahat ng sinasabi mo. Maraming salamat. Malawak na ilog, ito ang kailangan ko ngayon Doc. Yeah, thank you po, thank you. Sa lahat ng mga gusto mong mag-comment, yan, mag-comment lang po kayo next time, kayo naman babasahin natin. Maraming salamat, thank you po. Okay, so ang challenge ni Rockstar sa ating lahat na may 100K ngayon, mag-compute, di ba? At hindi basta negosyo. Kailangan tandaan mo, ang negosyo mo scalable. Meaning, dapat kumikita ka at least 30%. Okay? 30% profit margin. At kailangan i-consider ang iyong restriction. Okay? Kung may restriction ka, again, ang challenge ni Rockstar ay kumuha ka, mag-hire ka ng isang tao to replace your limitations. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Jennifers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go.